Later, pakikita ko kung paano maiwasan ang pagbaho ng mga ipot ng pugo. Kasi ito mga kabackyard, dumating na ito ng 4 days. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Welcome sa ating episode ngayon, paano maglinis ng ipot ng pugo. So, ito lang po ang gamit ko mga kabackyard. Siyempre, kailangan natin ng guantes para hindi direct sa skin ang ating hindi direct sa skin yung mga ipot, no? Siyempre, mask din kailangan natin. At saka ito lang. Ito yung panlinis sa lababo. 20 pesos. Yung madali lang siyang ganihin, no? So, sa aking setup, yung sa baba ko, kasi 3 layers ito, no? Kaya lang, dalawang layer lang yung nagamit dito. So, sa baba niya, meron tayong floor mat. Used floor mat na po ito, mga kabakyar, no? At saka itong sa taas din, mga used floor mat po ito. So, ginamit ko lang para medyo madali siyang linisan. So, ito lang, madali lang. At saka itong ipot, gamitin ko sa garden. Living ko na doon sa aking bed. So, makikita nyo yan sa description, yung Asversfit effective yung fertilizer, no? Para sa garden. As a base fertilizer, no? So, watch it also sa description. So, ito mga kabakyard, gawin natin ito, no? Nang madalian. Ito lang gamit ko, salod, and then lagay doon sa aking garden. So, that's it. Later, pakikita ko kung paano maiwasan ang pagbaho ng itong mga ipot ng pugo. Kasi ito mga kabakyard, dumating na ito ng 4 days. Kasi medyo na busy kami ni Mrs. May mga pinupuntahan, so hindi ko talaga na-harvest. So supposedly, every 2 days ako mag-harvest. Pero kung kaya nyo, every day gawin nyo, no? Para hindi masyadong, hindi talaga magbaho or hindi mag-dumami, hindi dumami yung mga langaw. So, dahil 4 days na ito, medyo may amoy na talaga. Pero maiwasan nyo yung amoy, kahit pa paano, maglagay kayo ng itong mga tira-tirang uling, no? At yung itong ano ng palay. Gamit ko din, lagay dito para hindi mabaho. So, after harvest, lagay. And then, isa rin nilalagay ko is yung probiotic, no? Papakita ko yan sa ibang video. Yung probiotic na i-spray nyo lang para at least maiwasan yung amoy. Pero kung gusto nyo wala talagang amoy, at least every 2 days. Kung kaya nyo every day, gawin nyo. No? Yan po mga kabakyard, isa sa nakita ko sa pag-harvest ng ipot. Pero itong sa akin mga kabakyard, maliit lang man, so madali lang. Pero kung maramihan, kailangan nyo na ng drainage system, no? Or composting place. Yung talagang may composting area sila. Yun yung nakita ko sa ibang video, may composting area, and then kinocompost nila doon at ibibenta nila yung lupa para sa mga nag-organic gardening. So ito sa akin, diretso na ako sa garden, living ko na doon sa bed, and then wait for 1 month. Watch that in description below, yung epektibong fertilizer, no? So samahan niyo ako ano ito i-harvest. Ganito lang po kadali. So yan po mga kabakyard. So nakikita yung napakadali po gamit yung scraper. Ito yung ginagamit din yan sa mga salamin, no? Yung sa amin sa mga tiles sa lababo. Yan po yung gamit namin. So bumili lang ako para pang scrape. So dati nagsako-sako ako mga kabakyard, pero mas madali pala pag floor mat. Lalo na kapag brand yung floor mat. Pero yan sa akin, mga tira-tira lang yan. At ginamit ko dyan sa taihan or ipot ng mga pugo, yung laglagan ng mga ipot. So mas madali yan mga kabakyard na gamitin kung nagplano kayo magpuguhan. So I encourage you mga kabakyard, simula po kayo ng kahit konti lang muna, at least mga 100 pieces or 150 pieces. Ganyan lang po kadali kabakyard, pero kinakailangan din siya ng patience. Ay, kung hindi nyo po kaya ng manlinis dyan dahil sa ipot, ay hindi naman ganun kabaho mga kabakyard yung ipot ng pugo.
as long as hindi natagalan. No? Before na, naabutan kami ng 6 days na at marami na siyang kabakyard at marami siyang langaw. No? Pero yan po mga kabakyard, at least 2 days or kung kaya nyo everyday gawin nyo. Mas maganda yun kasi mas malinis yun. At mas maganda mga kabakyard yung hangin, may hangin siya, no? Yung lumalabas yung ano talaga niya, yung nahahanginan sila. Pero sa akin mga kabakyard, ang pantakip ko dyan yung sako lang para hindi sila makakita sa tao, hindi sila makakita sa labas. At meron din akong curtain dyan. Sa sulok lang yan ng bahay, ng gilid ng bahay. Sa gilid lang siya. So, yan po yung setup ko mga kabakyard. So, ulitin ko naman mga kabakyard. Kung gusto nyo maiwasan yung amoy niya, alagyan nyo ng labhang ng palay, yung sa Bisaya, labhang tawag namin doon. Yung ginagawang ano na, yung ginagawang pampakain sa manok, yung tahok. Or kahit ano mga kabakyard, pero para sa akin, epektibo yun. No? Before kayo mag, after harvest, lagay kayo nun. At saka lagyan nyo din ng uling, no? Na discover namin kapag mayroon pa ng uling, yung tira-tirang mga uling, maiiwasan pala talaga o ma-minimize yung amoy nila, no? DIY lang po yan sa akin mga kabakyard, pero nakita ko epektibo din pala. No, still learning para sa puguhan and planning mag-expand kung papala rin man in the future. So yan na yun mga kabakyard, yung labhang ng palay, no. So ilagay nyo as base para yung ipot nila dun sa ibabaw. Tsaka kung meron pa kayong mga question mga kabakyard, comment below. And see you for our next video. God bless. Please do consider to subscribe. Thank you.